vlog ay pupunta kami sa live boat. At kasama namin sila third officer, si Mayor, si Misman, si Boson at si Vial. Magpapamiliarize kami sa rescue boat kung paano magpapakita na. Then si OS guys. So see you na lang mamaya. Tayo guys, nandito na kami ngayon sa rescue boat. Nandito kami para ipamiliarize kami ni Tercero kung anong meron equipment yung isang rescue boat. At kung paano ito paandarin. So pakinggan natin siya. Meron tayong paddle ito. Sasagipin natin yung ano, na hindi tayo gagamit ng makina dahil para madali, baka madali natin sila ng propeller. Na paglalapit tayo sa kanila, gagamitin natin yung paddle. Meron tayo, dalawa yung paddle na yan. Meron natin tayong hook. Pangkuha ng ano yan. Halimbawa, binato sila na tali. Meron tayong ladder. Yung inilalagay yan dyan, tapos pinatali sa ganito, para may, pwede kayo may masampahan na. Rescue coat! Pwede mo rin ito ibato sa kanya, para may hawakan siya. Floater to. Floater to. Meron tayong fire extinguisher. Fire extinguisher na to, to 2 kg. Si Angkor. Yung pinapat sa BP. Ano yung si Angkor na yun? Yung parang cone siya na gano'n. Alam, pinakita naman sa BP na. Yung cone siya na. Pasilahin. Pasilahin. Pag ano na yung red talaga yung mga para ang ano niya rin, ang purpose niya rin para hindi kayo mag-drip sa malayo. At yan meron din palang kasamang thermal protective aid yung rescue boat. Ginagamit yan yung TPA kapag yung victim na nirescue sa dagat na nahulog ay sobrang nilalamig ay pinapasuot ng TPA para iwas na rin sa hypothermia. Parang payong. Para siyang payong. At yan pala yung tinatawag na radar reflector. Isa yan sa mga equipment na meron yung rescue boat. At napaka-importante yan na during emergency. Dahil exhibit mo yan ay madedetect yan sa screen ng X-band radar na mga barko na malapit sa vicinity nyo. Body! First aid kit. Explanation na lang. Kaya ibang ugasabit nyo. Ito naman, meron tayong mga tools. At meron din palang kasamang tools yung rescue boat. In case na masira yung rescue boat engine ay merong magagamit. O masira yung other parts ng rescue boat, merong magagamit na tools. At ayun, tapos na nga kaming ma-familiarize ni third officer sa mga equipment na meron yung rescue boat. At ang susunod naman ay ituturo naman ni third mate kung paano yung tamang procedure ng pagpapaandar ng rescue boat. Ang pinaka-isa sa mga importante dito, itong titingnan niya lagi, mag-lower kayo, yun, yung plug. Yung green plug, yan lang. Silipin nyo sa ilalim, meron dyan. Meron. Sa likod na? Oo, nakita ko na. Hindi naman kayo po. Ano yung sa atin? Meron din dyan. May plug pa siya, may ganyan. May bola pa sa atin. May bola sa atin. May bola. Parang sa right back ba? Okay. Yan, siguraduhin nyo. Pag maglo-lower kayo ng ganito, kasama yan. Sige nga par, pakibuksan mo nga yung battery na yan. Battery lang lang, para sa sakyan. Tripod eh. Yan. Yan na. Nagbabawas ako eh. Kaya di ako nakasagot kagad eh. Tama ba? Sasalpak nyo lang yan, gagawin nyo yan. Manual siya, sir. Halimbawa, inuulan kayo at napupuno na, o kaya nababasyadaan na kayo, napupuno na kayo ng tubig dito. Pwede nyo ganito yun. Bench pump. At isa ring equipment na meron yung rescue boat ay meron siyang manual bilge pump. Para kung marami ng tubig yung rescue boat ay malilimas. Ito, tandaan nyo ha, hindi ginagamit ito pang lifeboat. Paano masabi? Ha ha ha!
yun. Tapang rescue boat. Ginagamit to para tumo sa life raft. Ah, life raft. Ha? Life raft to. Yung hawak ni third officer na hook ay life raft release hook. Design yan for life raft. Yan yung ginagamit sa pag-lower ng life raft in case of emergency. Hindi yan advisable for rescue boat. At dinidemonstrate din ni third officer kung paano yung tamang procedure ng pag-release ng life raft release hook na yan. At panoorin lang natin yung ginagawa ni third officer para malaman natin kung paano yung tamang pag-release. Oh, ito pala. Oh, pag mag-ano kayo, pag mag-release. Oh, pag mag-release kayo na itong hook, ha? Sige, sige. Tanggalin yung pin, then tapos, release. Yun lang. Tanggalin nyo itong pin. Tanggalin nyo ito, ha? Number one. Tanggalin nyo yung pin. Release. Tapos sabay. Tanggalin nyo lang. Angat. At sa nakalipas na video, ay dinemonstrate din ni third officer kung paano yung tamang procedure sa pag-release ng rescue boat release hook. Tinanggal lang yung pin, din inangat yung handle. Oh. Ulit, kita ko rin. Pero kailangan natin yung body sa ano. Ah, kailangan yan. Pero yun ay sabi ko na gano'n. Kasi yung iba kasi ginagawa nila. Yung sinasabi nila at saka nila yung ginagano'n, ay mali yun. Kaya, left foot din. Oo, ganyan, nakaganyan siya. Okay na siya, di ba? Yung ganyan naman to, yun. Mataas na ko. May ganyan na ganyan. May lock na ba siya dyan? Ikaw, yun na ganyan. Dapat nakaganyan na. Ito talaga mabilis. Ito yung ano, yung gasoline niya na yan. Yan pala yung gasoline tank ng rescue boat yung tinuturo ni third. Ang pambomba niya ayun. Ah, yan lang. Yan. Yung before panda rin? Bago mo panda rin yan. Bombahan mo muna siya, bigyan mo muna siya ng gasolina. Ilang, kasi minsan ilang bomba. Pag naramdaman mo tumigas na siya. Sana all. Tumigas na siya. Parang sa pagtumigas ay ibig sabihin, may pula na okay na yung linyada niya. Puno, pato, ilang liter to? Makikita mo po yung liters niya. Tanke, eh. Pag sumisip-sip na siya ng gasolina at wala masyang bed, pipisain na itong ano. Yung, kamaroon, may air yun eh. May air siya. Kailangan kumukuha din siya ng breather, may breather siya. Pipisain niya. Kaya katulad yan, pinahandar, mapipisa siya. Buksan niyo lang ito para ano. Okay? Mga ilang ikot din sir. Basta pasingawin mo, ano lang siya, basta makakuha lang siya ng ano, ng hangin. Tiller. Tiller. Emergency ano niya. Pwede rin ito gamitin pang ano, pang start. Pag ayaw, ano, pag wala kang battery. Discarga yung battery mo, o nabasa, o nagkaroon ng short. Pwede mo itong gamitin ito. Eto na. Sino ba marunong sa motorsiklo dito? Yan, parang motorsiklo lang. Scobie. Ah, si Scobie. Matik. Hindi kasi mga post pa lang yan. Buto, hindi siya marunong sa clutch. May clutch. May clutch. Matik. Yung may clutch. Ito yung ano ha. Ito yung single ba? Mag-i-start tayo ha. Boto na itim. Yan. Choke mo muna. Tapos panda rin mag-start pa. Tingnan nyo ito yung choke niya. Ito ha. Kumbaga sa motorsiklo, sa iyo mga hinahatak yung choke o sa ano, kahit anong motorsiklo. Tanggal mo na ito. Nilagamitan talaga ng choke din, at least na talaga bago talaga yung motor niya. Saan dyan? Saan dyan, Pabs? Dito. Ang tulad sa life po. Nakauna. Meron tayong flash light dito. Search light. Uy! Ganyan tulog eh. Asan yung on nito? Hanapin yung on yan. Yung on? At meron din palang search light yung rescue boat na equipment. Hindi yan? Yan. Dati nung ano kasi meron ako nasakyan, sobrang labo na rito kakagamit. Hanap kami ng hanap ng on. Pinipindot lang yun sir? Wala, ano pala? Obvious. Yan lang pala yun. Pipindutin mo kasi kailangan na siya. Patayo may lotter. Wala pa tayo. Iba nakastart. Sige. Ito muna. Hindi, umpisa ba? Ayan, nakababa yan eh. Tapos kinitingin nyo dito, meron pa nga yan dito. Ayan, meron pa siyang, message pa siya dito sa loob. Pero naka, ano na siya, diretso na eh. Ito na lang gagawin niya kasi nakagalan. Ito yung susi natin. Itong susi na to, hindi ito dapat nakakabit dito. Dapat, pag mag-ano kayo, mag-start kayo, nakakabit siya sa inyo, sa katawan nyo.
Para in case na pag start nyo, biglang bumulusok o nalaglag kayo sa tubig, mala, mahuhugot to, mamamatay yung makina. Hindi kayo lalayo sa rescue boat. Di ba? Sige, mag-on na tayo. Third, check mo lang ha. Pa, tapos balik. Balik ulit. Tapos ba, para ibalik yung choke. Okay. Nakakabalik sa top. Hop! Ito mo yan. Pos! Oh, balik mo. O yan, sige. Okay na. Okay. Uno! So ayun guys, at tapos ko nang ma-share sa inyo yung mga equipment ng rescue boat at kung paano ito paanda rin. So see you on my next vlog, bye!